So guys, ito ang our lunch for today. I-video ko. Wala lang, trip lang. So gagawa ako ng sinigang na bangus. Ito'y donation ni nanay sa amin. So nakakatipid kami kasi pinapadalahan niya kami ng mga hilaw na goods. So ayan, lulutuin ko na. Tapos sibuyas, kamatis, talong, okra, siling green. Yon. Walang kangkong eh, kaya yan na lang. At saka labanos. Pinapainit ko muna itong aking lutuan. Si Papa ang ingay, kaya pagpasensyahan nyo na. Sana hindi makopyright itong video na to. Nag-iingay kasi siya doon sa kabilang bahay. Magagalit na naman yung kapitbahay namin ang ingay niya. So guys, isosotay ko muna yung sibuyas, kamatis, pati yung labanos, saka yung ano. Para napanood ko kasi yung tutorial na yun kay Chef Logro na kailangan mas masarap daw pag sinusote. Yun. Yan, inuna ko muna yung sibuyas. Next, yung kamatis. Tapos guys, tinakpan ko kasi mas masarap kapag kalutong-luto yung kamatis. Tapos hindi ko masyadong nilalaksan yung apoy ko guys. Sakto lang. Para hindi din masunog. So ayan guys, malambot na yung kamatis. Then imamash mo lang yung kamatis para mas masarap. Tapos i-add ko na yung labanos. Ayan, i-add ko na yung labanos. Tapos medyo lulutuin ko lang yung labanos ng very very light lang para ma-absorb yung flavor. Then i-cover ko siya ulit. Yan, pwede na yan. Then, gusto ko nang i-add yung siling haba para maglasa yung takpan ulit. Tapos, yan, sandali lang para ma-absorb lang ba saka yung amoy ng sili. I-add ko na rin itong bangus para medyo pumasok na rin yung flavor dun sa isda. Daan-daan lang yung takpan mo lang din ulit ng sandali. Ayan. And then, ipi-flip ko lang itong isda para mapunta rin yung ibang flavor dito sa kabilang side naman. Dahan-dahan lang. Para pumasok din yung flavor. Ma-absorb din yung flavor. Cover lang din ulit. Yan. Sandaling-sandali lang naman. And then, lalagyan ko siya ng tubig. Add water. Yung tamang-tama lang, huwag masyadong madami. Kasi, mas masarap din pagka unti lang yung sabaw. Mas concentrated yung flavor niya. Kapag masyado kasi maraming sabaw, alam mo, tumatabang. Parang nawawala na yung flavor. Yan, sakto na yung ganyan. Yung tipong nag-submerge lang yung submerge ba tamang term doon? Basta yung tamang-tama lang na medyo lubog yung isda para maluto naman siya. Yan. Actually guys, ang ginagamit namin tubig, yung tubig na yung pang-inom talaga namin, hindi namin ginagamit yung sa gripo pag nagluluto kasi medyo may kalawang. Then, cover lang din hanggang sa maluto yung isda at saka yung labanos. Tapos, guys, habang pakulo na yung sabaw, talagyan ko nito, unti-unti lang, mga bilang kayo ng lima. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, okay na yan. Para kasing mas masarap pag nilalagyan ng betchin. Although, optional yan kung hindi nyo feel maglagay ng betchin. Ng MSG. This is MSG. Pero optional. That's optional. So, ayan guys. Kumukulo na siya. Then, check nyo rin yung radish. If malambot na siya. Kung tender na siya. Pag natutusok na siya ng fork. Then, pwede nyo. Pwede nyo nang i-add yung pampalasa.
Yan, pwede naman na yung ano, natutusok na siya. Kasi ang fish, madali lang naman yan din maluto. And then, i-add natin tong sinigang sa sampalok mix, or in English, nakalagay dito, tamarind soup mix. So, maliit sa shay lang ang ginagamit ko kasi kunti lang naman yung sabaw. Yan yung ano, pampaasin. Tapos, syempre, medyo i-mix nyo, pero dahan-dahan lang, baka madurog yung isda. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, guys, i-add ko na yung iba pang gulay. Itong eggplant. Yan, dinagdag ko na yung eggplant. Tapos cover lang para maluto. So, ayan, medyo kumukulo na rin. So, i-add ko na rin yung okra. And then, tatakpan din ulit. Ayan, kumulo na siya. Then, tikman nyo kung tama na yung alat niya. Okay naman na yung alat niya, pero mag-a-add ako ng konting-onting asin lang. So, kalahati lang nitong scoop. Yan. Konti lang. Half lang ng scoop. Salt. So, kung mas prefer nyo gumamit ng fish sauce, then pwede rin fish sauce. Kaya lang mas madali kasing kunin yung asin. Saka masanay akong gumamit ng asin. Yung iba kasi patis eh. Pero sa inyo yon if you prefer to use ano, fish sauce. Tapos, ginagawa ko, ginaganyan ko para mas mamix siya ng maigi. Kasi nga hindi mo pwedeng haluin ng bonggang-bongga dahil madudurog yung isda. Ganun yung pag-mix ko. Then, cover lang din ulit. Tapos-tapos na yan. So, ito na guys, yung finished product. Pwede kayo mag-add ng kangkong. Wala lang kasi kami nabiling kangkong. Kaya ayan. Ayan siya. And then, ang sunod na lulutuin ko, itong fried strip na eggplant. Napanood ko yung video tutorial na yan kay Lloyd Cadena kagabi. Kaya itatry ko. So, kailangan lang natin ng flour, cornstarch, and flavor seasoning mix. Yung ginamit niya, ano, magic sarap, pero mas prefer ko gamitin itong aji ginisa. Mas masarap ito. So, ito guys, sa lalagyanan yung flour and then yung cornstarch. Hindi ko nilahat yung cornstarch kasi feeling ko yung ginamit niya equal amount lang ng flour and cornstarch. And then hindi ko rin lalahatin itong flavoring. Parang siguro mga kalahati lang. Pero tansyahin nyo kung unti lang naman laman. Sige, lahatin na natin. Lahatin na natin. Tapos, imimix lang. Yan, and then, imimix lang natin ng maigi. Marami kasi kaming tanong dito sa bahay. Sabi ko, matry ko nga yung kay Cadena. Yung ginawa niya kagabi. Meron pa nga siyang crispy kangkong. Tatry ko yung panagkaroon kami ng kangkong. So, ayan, na-mix ko na ng maigi yan. Tapos, nagpapainit na ako ng ano, ng mantika, ng oil. Tapos, habang nagpapainit, lalagay ko na itong mga strips ng eggplant para makoat. Then, ipiprito. Ganyan lang. Kukoat mo lang. Parang french fries. Okay nga ito kasi hindi na kailangan ng egg eh. O, ganyan mo lang. Tapos, prito na. So, ayan siya, guys. Na-coat ko na siya. Make sure na well-coated yung eggplant. Tapos, yan, guys. Prito lang. So, guys, kinitsura niya pag piniprito. Tinikman ko na. Ito yung ibang unang batch na niluto ko. Masarap siya, guys. Medyo crispy siya sa labas. Tapos, malambot siya sa loob. Yun nga lang, medyo matabang. Dapat pala dinagdagan ko pa siya ng pampalasa. And dahil medyo matabang, mag-sprinkle tayo ng konting asin. Parang french fries lang.
Unti lang guys ha. Habang mainit pa siya. Ayan. Pero lasang French fry siya guys. So guys, ito na yung finished product. Lasa siyang French fries. Kaya lang, imbis na potato, eggplant ang ano niya. Ayan siya guys. Tingnan nyo guys yung kapal ng ano harina. Oh. Ang masasuggest ko lang, kapag ano, mag-add na lang kayo na mag-add ng onting oil. Kasi minsan, pag sobrang kapal na ba, kailangan nyo mag-add ng oil. Ayan na guys, yung ulam namin. Nagprito lang ako ng additional na dalawang isda. Yung natira sa ref. Tapos ito yung fried eggplant strips. And then yung sinigang na bangus. Kain na tayo, ma.